Magandang araw sa iyo, kaibigan. Ang usapan natin ngayon ay tungkol sa hotel and restaurant o food service industry dito po sa Canada. At kung ikaw ay OFW o nasa Pilipinas pa lang, please panoorin mo ang video na ito. At isishare ko sa inyo kung paano tayo makakapunta dito sa Canada. Kung kaya ko, kaya mo, kaibigan. Kaya dalawang paraan ang pag-uusapan natin para makarating ka rito sa Canada. Una, sa pamamagitan ng TFW o Temporary Foreign Worker. At sa kategory na ito, ay may skilled at saka low skilled. Depende po sa inyong posisyon sa kasalukuyan, depende sa inyong experience. At pangalawa, landed immigrant. At unahin po natin ang TFW. Kung kayo po ay skilled, ay malaki po ang chance nyo na maging permanent resident pagdating nyo rito sa Canada. At kung low skilled naman, pagdating mo dito sa Canada, magsikap ka lang, magsipag, hanggang sa ikaw ay ma-promote bilang skilled o kaya ay pag nandito ka na, pwede ka rin namang maghanap ng ayon sa iyong experience, maghanap ka ng skilled na trabaho para ikaw ay makapag-apply din ng permanent resident. Ang advantage ng skilled worker ay pagdating mo rito sa Canada, pwede mong i-apply ang iyong misis ng spousal sponsor. At ang iyong mga anak o anak ng student visa para sila makapiling mo rito sa Canada. Kahit na hindi ka pa permanent resident. May mga employment agency dyan po sa Manila o sa Pilipinas na nagpapaalis papuntang Canada as a worker. Kaya mag-search lang po tayo. Magtingin-tingin po tayo sa mga classified ads ng mga dyaryo. At bago po tayo mag-apply, i-verify mo muna natin sa PUA kung registrado sila, kung required ba sila na mag-hired ng mga worker papuntang Canada. Para hindi po tayo maloko. Ako rin po ay dumaan sa employment agency at 6 months lang po ay nakalipad na ako po patungo rito sa Canada. Kung ikaw ay nagpaplano pa lang ng pagpunta rito o kung ikaw man ay naghihintay na lang para makapunta dito, mas maganda kung ma-equip po muna natin yung sarili natin ng mga kaalaman tungkol sa katayuan natin. 3 years na work experience po ang kailangan natin dahil yun po yung requirements para tayo ay makapunta rito bilang temporary foreign worker. At kung hindi naman po tayo sigurado pa kung ano po yung category ng ating experience, ay mag-explore po tayo sa www.cic.gc.ca. Samahan niyo ako at explore po natin kung ano ang kategory ng ating work experience at na-type na po natin ang cic.gc.ca at lumabas na po yung Government of Canada, Immigration and Citizenship. Hit po natin ang English. At dito po sa bandang kanan, i-type po natin ang National Occupation and Classification. Po natin ang search button. At lalabas po rito yung Global Skills Strategy. Then i-hit po natin ang Global Skills Strategy.
So, dito po natin i-check yung ating classification ng work experience natin. So, hit po natin itong National Occupational Classification. At mababasa natin dito na Find Your NOC. National Occupational Classification. At dito po sa babang baba, makikita natin dito yung NOC, number, title, skill level, or type. So, sa unang page, kung hindi po natin makita yung ating work experience natin, hit po natin itong next. Ito po, hanggang sa makita natin. So, hanggang 50 po siya. Please like and subscribe para sa susunod pong mga topic natin. Maraming salamat po sa panonood and God bless you.